Welcome back sa aking channel, Dick's Life Saver, aka Chef Shokoy. Mga boss, nakahuli ako ngayon ng gulan fish, yung needle fish tawag sa atin. Sa amin naman, tawag nito is balo. Ito mga boss, medyo malaki. Fish ko ito mga boss. Linisan ko mga boss. Gagawin natin, ang pinaka the best na luto nito is paksiw. Paksiw na walang sabaw mga boss. So, linisan ko muna mga boss. Madali lang ito mga boss. Pag ang technique dyan sa paglinis na ito, pag tanggal ng kaliskis mga boss, ito is part of the night. So, nakapagali lang mga boss. Wala lang mga boss. Wala na. Tanggal na yung kaliskis. Okay. Sayang mga boss. Natawag ko sa amin na ano, palo. Gulan fish din ang tawag sa dito sa lugar na to. Sa UAE tawag ng gulan fish. Sa atin naman needle fish. Pero nakadelikado to mga boss kasi tatalon to eh. At saka nakapakatulis yung ano niya, musok. Sharp bite like. So kung titingnan mo yung ano natin, oh, see? Yung part nito nakapakatulis. So delikado to mga boss kasi tatalo, lilipad to sa ano, sa ere. Marami na aksidente nito mga boss, natusok. So ang pinakarabis nito mga boss, gawing paksiw. Saka yung pag naluto siya sa suka, yung kulay ng buto niya naging green. Saka nakapakasarap to mga boss. Ito siya linisin mga boss. Saka nakapakabilis hiwain kasi ano lang ito siya, isang slice lang na manipis para gagawin natin paksiw. So kailangan lang yun, medyo sharp yung knife natin mga boss kasi mapaputol ka. Alright, so pag sino pang hindi masyadong kabisadong isda, ito nakapakasarap to sa paksiw mga boss. Ito yung isa sa pinakamasarap sa paksiw, yung gulan fish. Sa amin mga boss, nakukuha ito, binibingwi ito eh. Minsan nahuli din ito, natangay ito sa ano tawag nito, natangay sa fishnet yung gambat. So sa gitna nito medyo mayroon siyang ano, yung backbone niya. Ano natin, hiwain natin, tanggalin yung blood sa lalim para mawala yung langsa. So, ito yung malangsa mga boss. Tanggalin natin sila kasi ito yung kailangan matanggal kasi nandito yung langsa ng isda. So backbone. Tapos kailangan mo siyang linisan ng maayos kasi pag hindi tuloy sinisan ng maayos, medyo mayroon siyang ano, aftertaste, parang mapait, parang mapakla siya na ano, hindi siya masyadong mawala yung natural na lasa niya. Yung gulan fish mga boss, marami to sa dagat na medyo may maraming mga bato-bato. Kasi sa amin may area na ano to siya eh, parang may mga place lang siya sila na madalis lang mahulihin. So sa isda naman, kailangan linisan natin yung ano niya, yung pinaka laman niya kasi yung mga medyo may mga lam ano doon, tawag nito yung amoy niya, natural na amoy niya, medyo malangsa.
Okay. Pwede na to siyang hiwain mga boss. Kahit ano lang, kunting hiwa. So, ang paggawa ng paksiyon nito mga boss, ano lang, manipis na hiwa. Malinis na. Tingnan natin si lalim. So, linis, please linis na linis yung area natin. So, tatanggalin talaga yung mga lahat-lahat ng itim. Medyo namumuuna dugo sa backbone niya. Kailangan ng mawalan yung lansa. Atin, hindi man masyadong mahal kung isang ko. Dito mura lang to kasi madali lang to silang mahuli. So, ang paghuli nito napakadelikado kasi tatalon-talon to, ililipad to eh. So, ingat-ingat sa pag namimingwit ka ng ano, namimingwit ka ng ganitong isda. Kasi pag ano nito, kailangan may clearance ka na pwede kang maka, ano, eh, makailag. So, hiwain ko mga boss. Nakita ko din to sa mga Arabic chef na niluluto nila, nilagyan nila ng ano, parang ano siya, biryani, fish biryani. So ito yung itsura yung laman niya mga boss. Maputi siya. Pero pag naluto na to sa suka, maging brown yung kulay ng ano, laman ng isda. Maging medyo kunting ano, kunting ibang ano nito, yung buto niya pala maging green kulay. Maging green siya. Pag naluto na. Mga boss, ititira ko para ihawin ko to. Masarap to sa inihaw. Iwaan na lang siya konti. Inihaw na balok or gulat fish. So another to siya, recipe naman. Inihaw na balok. Para ihawin mga boss. Okay? Sige, mamaya lulutuin ko ito mga boss. Bye-bye. Mga bossing, lulutuin natin ang huli natin na ano, needle fish, ang tinatawag ito sa gulan fish dito sa UAE. Pag sa atin, tinatawag ito siya ang balok. Ito, yan na. Yun. Yung tawag yung balok. Bossing, ano lang, simpleng luto lang natin gagawin natin. Papaksawin natin. Okay, yung Ricardo sa atin mga bossing, so about 100 grams of ginger, 2 pirasong tomato, 1 pirasong onion, 5 cloves ng garlic, 4 pirasong chili, 3 pirasong sibuyas, dahon ng sibuyas mga bossing. So yun lang gagawin natin. Kakapasimple lang mga bossing. So ihalo natin lahat to. So kailangan natin na medyo maliit na hiwa or gamitan natin ng manual grinder mga bossing. Ipunipin natin lahat kasi kailangan natin yung lasa ng Ricardo natin na mix sa natin.
sa isda natin lulutuin. Yung fish meat natin. Okay. So, yun. Itong 5 cloves ng garlic. Tapo na. Okay. Ito lang mga boss eh. Napakadali lang lulutuin. Lagyan natin ng suka. Pakuluan hanggang mawala na yung sabaw. So, tinatawag ito na paksiw na walang sabaw. Gulal fish. Or, tinatawag ito na balo. Mga bossing, ito na. Alright. Tingnan natin. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Okay, tapos mga bossing. Ito. Tatlong pirasong dalang sibuyas. Gugusto din lang ito mga bossing. Gugusto din natin ito lahat. Okay. Ito na. Tingnan mo mga bossing. Ito. Ito mga bossing. Nakagusnot na yung ano natin. Dahon ng sibuyas. Saka file up na natin ito mga bossing. File na to siya. Talagyan ko na ng ano, paminta. Yung black pepper. At may kunting asin na din ito mga bossing. So ilagay lang natin. Isang huli ko ito mga bossing. Nakapasarap ito hilain mga bossing. So next time papakita ko sa inyo paano ko manghuli ng isda sa dagat. Fresh from the sea. Madali lang itong huliin mga bossing. Painan lang ito ng ano, fresh kong ano, pamain, yung bait natin. Fresh kong maliit na isda. Kakainin dito sa tinatawag natin na gulan fish or balo. Pero ingat tayo ha, matulis to yung ano na nito. Pinakadano niya, pinakadulo niya. Itawag itong needle fish para side needle din natin. So pagkatapos ng mga bossing, ilagay ko ng Ricardo's sa taas. Alright mga bossing. Simple lang. Napakasimple yung luto na ito. Pangbahay, lutong Pinoy. Okay. Napaka-easy lang mga bossing. Madali lang itong lutuin. Madaling gayahin. Ang importante, masarap at saka masustansya mga bossing. Sa akin, hindi ko masyadong particular sa ano, itsura. Particular ko sa lasa talaga mga bossing. Okay? Sa isda, kailangan din lagyan natin ng maraming Ricardo's kasi para mawala yung natural amoy, yung lansa ng isda. Kasi pag malansa, nawala yung gana natin kumakain. So yun ang mga bossing. Dadagdagan na natin ng kunting palasa. Maggi, kalamansi ginagamit ko. Yun lang. Kunti lang. Medyo masim-masim to. Okay? Alright. Lalagyan natin ng additional salt. Huwag masyadong maalat ng mga bossing kasi yung medyo alat, medyo pangit na na din eh. Kailangan na yung tamang-tama lang kasi iwas hypertension. May vlog din ako para iwas hypertension. Okay? Pagkatapos, dagdagan natin ng kunting black pepper. Para maanghang konti. Nakapakasarap itong mga bossing pag nawala na yung ano, suka na absorb na sa laman ng isda. We can say that we're already prang na-decoction na yung ano, yung isda natin. Natuyo na yung ano, suka. With my silver part. Okay? Ito, yung gamit ko, dato puti mga bossing kasi walang suka ng niyog. Or sukang paambong galing ng ano, ibang uri ng what's called this? Palm ata yun, pa rin yun. Palm pa rin yung paambong. Itong suka na dato na puti, usually ito yung ginagamit ko dito. Sa mga malaking syudad bossing, wala kasi, bihira kasi yung ano dito, suka na niyog. Masarap talaga ang suka na niyog. Masarap din to. Okay na mga bossing. Ganyan natin, konting-konting suka lang. Okay. Tapos papatuyuan natin hanggang matuyong-tuyo siya na medyo magkakaroon ng kunting mantika yung isda. Kasi nagpo-produce yung mantika yung isda eh. May sarili silang fish oil. Alright. Tama na. Tama na. Tingnan natin. Side sides. Alright. Very good. Okay na mga bossing. Ito na yon.
Ilalagay natin ito sa kalan natin. So, takpan natin for about 30 minutes. Sipik natin ulit. Yun na mga busing. Okay. Salamat. Yun lang, pinakasimple lang. Ito mga boss, luto na ano natin. Paksiw na tinatawag natin gulan fish or balok. So, ito na boss. Kunti na lang yung sabaw. Medyo nagmamantika-mantika na yung side natin dito. Okay mga boss, salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel Takes Life Saver aka Chef Shokoy. Dito na tayo sa simpleng pagluto. Okay mga boss, salamat. Bye bye.